Lumaki si San Luis ng Pransya sa ilalim ng pangangalaga ng kanyang inang si Reina Blanca ng Kastil. 11 taon pa lang siya nang pumanaw ang kanyang amang si Luis VIII. Naupo siya sa trono sa murang edad na 12. Bilang tapat na Katoliko, pinangarap ng batang hari na mabawi ang Holy Land sa kamay ng mga Turko. Ngunit nabigo siya sa nasabing mithiin. Gayunpaman, naging ulirang pinuno si Luis na lubos na minahal ng kanyang nasasakupan. Nagsilbing tagapayo rin si Luis ng ibang kaharian sa pagmamahal niya sa katarungan at sa batas ng Diyos. Sinupil niya ang pagmamalabis at paghihimagsik ng mga prinsipe. Ipinagtanggol ang mga maralita at nagpatayo ng ospital para sa mga bula. Naging matalik niyang kaibigan si Santo Tomas Aquino. Tumulong si Luis sa paghahanda ng pundasyon upang mabuo ang Universidad ng Sorbonne. Sa kanyang kilos sa loob o labas man ng palasyo, nagpamalas ito ng malalim na pananahalig sa Diyos at katapatan sa banal na kalooban. 2 beses kung magsimba kada araw si Luis. Kaugalian din niyang dasalin ang Divine Office o opisyal na panalangin ng simbahan. At lingid sa kaalaman ng marami, maraming oras ang ginugol ng hari sa panalangin. Sumapi siya bilang Orden Tercera ng mga Pransiskano. Si San Luis ang nagpatayo ng pamusong Saint Chapel sa Pransya, kung saan matatagpuan ang kuhunang tinik ni Jesus. Dahil sa kanya, naging kaugalian ang pag-genuflect sa misa tuwing binibigkas ang pagkakatawang tao ni Kristo sa sumasampalataya. 11 ang naging anak ni Luis kay Margarita ng Provence. Nanatiling huwarang ama at hari ito hanggang sa kahuli-hulihan. Payo niya sa pamilya at lahat ng nasasakupan, "Be always ready rather to suffer than to commit any mortal sin." Bilang pasasalamat sa kanyang paggaling sa isang malubhang karamdaman, pinamunuan niya ang krusada ng Palestina. Dito, nagtiis siya at gayon na lamang nabihan at nagkasakit na siya niyang ikinamatay nang malapit na sila sa bayan ng Tunis, Africa. Kinilalang santo ng simbahan si Louis IX ni Pope Boniface VIII noong 1297. Pabida ng simbahan during his long reign of 46 years, Louis embodied the highest ideals of medieval kingship. Tuwing Agosto 25, ginugunita ang pista ng banal na hari.